So yung ginawa ng Global Port sa akin, medyo foul. Ang personal yan. Oo, lagi binubuli niyan eh. Oh. Ayoko kay Gaco natin. Teo, hindi sa ayaw, hindi sa ayaw. Ang dami mong alibay eh. Hello, mga ka-amazing. I-interview natin si Mr. Amazing, Rico Meyerhofer. Ryan, ano tanong mo kay ano, Mr. Amazing? Gusto natin malaman, dito sa Moto Club siya lagi yung nag-i-interview, siya lagi yung host. Ngayon tayo naman ng mga ambush interview sa kanya. Alam naman natin si Rico, ano pa eh, bata pa talaga na maaga siyang nawala sa PBA. Pero tatanungin natin kung bakit kaya, ano kaya yung reason? Kasi kung tutusin, kaya pa naman niya. Yung career niya sa PBA, naging Rookie of the Year. Maganda yung karera niya, nagto 20-20 points yung average niya. Naglalaro pa siya sa Pure Foods. Oh. Ngayon, bakit kaya biglang nawala? Ano kaya ang dahilan? Yung naging takbo at karera niya sa PBA. Kahit anong sports naman yan, kung injury prone ka, automatic, bababa yung salary mo or mawawala ka sa league or tatanggalin ka ng team, that's normal naman. So dumating talaga sa buhay natin na nagkaroon tayo ng mga injury. And yun, pa left-right ng tuhod natin, nagko-compensate. Last injury natin, yung ACL natin, noong 2018, pangatlo siya, nag-retire na tayo after that. Meron ka bang parang regret na sana pala nag-workout ako, dapat pala ganito yung ginawa ko? Siguro kung ginawa ko pa to, tatagal pa ako lalo? Oh. Or may kapabayaan ba sa'yo, sa sarili mo, na dapat ginawa mo during peak ng career mo? Ngayon ko nare-realize, dapat pala, hindi ka lang sumasabay sa workout ng team. Yung mga gym nila, yung mga running. Dati kasi complacent ako. Agility ko, akala ko elastic man ako na hindi ako ma-injured. Oh, very athletic ka kasi. Oh, athletic. Kahit anong bagsak ko, hindi ako na-injured. Then yun, napuruhan ako na isang beses. Yeah, sunod-sunod na after that. Yun yung regret ko, dapat at least nag-extra work pa ako by my own. Magandang example din yan sa mga ibang players ngayon eh. Tama ba? Eh, correct nyo ako kung mali. Ah. Pag nasa PBA ka na, ang goal mo na dyan is kung paano ka tatagal. Diba? Hindi na PBA goal mo ngayon. Ano? Japan na. Ah. Oh, to be honest. Korea, Japan, Taiwan. Ang goal natin, kaya tayo nag-PBA, is para makabuhay tayo ng family natin. Times 3 times 4 yung salary sa Japan, sa Korea. So, ang pinaka-goal lang ngayon, this era, is ibang bansa. Is to play in the other country. I don't want to be rude. Siyempre, love natin yung basketball, love natin yung PBA. Diyan tayo galing. Mahal na mahal natin yan. Sa mga teams na pinanggalingan natin, honest opinion, ako, kung ako naglalaro pa, target ko is Japan, Korea, or Taiwan. Imagine mo ha, lalaruin mo lang 2 years, 3 years, katumbas na ng 10 years sa PBA. Yung salary cap natin. Tax-free pa yun ha, tax-free. May tax yun. Kasi, may tax. Oh, for sure. Debe, isa pa ang tanong. Ngayon, ano naman yung lessons na pwede mong ibigay sa mga current players natin sa PBA para at least maiwasan nila yung ganitong klase ng pangyayari? No, magandang lesson na pwede mo sa kanilang i-share throughout your career naman. Pinag-usapan natin kanina na don't be complacent kung nag-perform ka. Higitan mo palalo yung workout mo. Kasi ako kasi naramdaman ko nag-perform ako nung rookie season ko. And then, okay na to. Okay na ako. Kayang-kaya ko pala. Kayang-kaya ko. So, hindi na ako nag-extra work. Dapat pala, sa mga kabataan ngayon, pagka nag-gym ka with the teams, mag-secret training ka rin by your own. Huwag kang maging complacent. Pero, bro, di ba na-share mo sa akin na sabi mo na-depressed ka? Yeah. After, diba? After natin mag-retire. That's normal, I think, sa lahat na nagre-retire. Depende kung gaano kalaki or gaano kaliit. But mamimiss mo kasi talaga yung basketball pag nagre-retire kayo. Yung parang emotionally. Kasi sabi mo sa akin na na-depress ka. Ano yung na-trigger sa'yo? Yung umalis ka sa Global Port? Yung nangyari sa'yo doon na pinaasa ka, na papipirmahin ka, tapos hindi ka pinapirma ng huli. Ang frustration ko lang sa Global Port, which is last team ko sa PBA, di ba? Kasi siyempre, napasapasaan tayo from San Miguel, Pure Food, Cenebra, Baraco Bull, Global Port. So, ilang team mo sa PBA? Lima. So, sa panghuli, Global Port. Sa Global Port kasi, first time namin napasemis yan. Kasama ako doon. Ako yung big man ng Global Port. First time nagsemis ng Global Port. Grupo namin yun. And, na-appreciate kami ni Boss Mikey. Mm.
And then the next following year, na ACL ako, pangalawa ko. While doing my rehab, pabalik pa lang ako, ang pangit ng contract na gusto bigay sa akin. To be honest. Okay, sabihin mo na. Total, okay lang naman. Oh, sabihin mo na. Magkano'y offer sa'yo? Asama ng loob ko. Half. Maximum ako. Biglang i-half mo. Dahil na-injured lang ako. Playing for your team. Nakakatakot na palang maglaro dito sa Global Sport kasi na-injured ako. Kinat mo yung kontra ko ng kalahati. Instead, dapat, kung normal ka na team na gusto mong umangat yung player na to, i-steady ko yung contract mo hanggang sa makapag-perform ka pabalik. Kasi ang player kasi, Mac, handa mo to, pag kinat mo yung salary ng half, bababa din yung moral niyan. Ganyan na lang pala yung performance ko. So yung ginawa ng Global Sport sa akin, medyo foul. So kung bibigyan mo ako ng contract dahil na-injured lang ako, eh yun ang problema sa PBA. Eh walang so, players inspiring union. Inspiring ka nun, di ba? Yeah, walang players actually, union. Yun yung masakit sa PBA, walang players union. Ganun talaga sa PBA. Matagal na yun. Normal, yun. Yeah. Normal din naman. Normal na yun. Sa mga nanonood sa atin, ang goal ng player, lahat tayo, PBA players, or kahit sa company, kahit sa mga offices, kahit sa mga trabaho, ang goal mo is gradual pangat yung salary mo. To, ano masasabi mo dun sa mga nagsasabi sa'yo na hindi ka raw seryoso mag-basketball, bro? May pagkakengkoy ka raw sa practice, sa game. Hindi mo raw sinuseryoso yung basketball. Since yung nasa PBA pa ako. Well, nakasama kita sa Lasal, ganun ko naman talaga. Yeah. Pero, ano masasabi mo dun? Kasama yan sa ano, sa regret ko. Yung tinatanong nyo kanina na may regret ako. Kasama yung dapat mas nagseryoso ako. Pero yung fan ko sa basketball, kung paano yung ways ko, kung paano itrato yung mga teammate ko, sa coaches ko, sa mga ano, ayokong baguhin yun kasi character ko yan eh. Yes. Pero ang kulang lang talaga yung hard work ko. But nonetheless, pares kami ni Willie Miller eh. Andyan yung factor namin na gusto namin masaya kami sa court. Pero we work hard. We work hard naman eh. Nawala lang talaga yung kumpiyansa ko sa sarili ko dahil sa mga injury. Eh, sinupalpal mo si Arwin Santos ng ano? Ng sapatos. Ano ba sabi sinupalpal mo? Yan, explain ko na yun. Lahat ng tao sa buong court sumaya. Si commissioner lang hindi. Pinainan ako. Magkano? 20,000. Grabe. Knowing na hindi alam ng referee yung titawag nila. Ibig sabihin, good sino defense. Sino si commissioner na ito? Commissioner Chito. O, go. Tanong mo kay ano? It's not amazing. Bakit mo ko lagi binubuli? Wala? Ang personal yan. Oo, lagi binubuli niyan eh. O, talagang gusto lang niya akong kasama. Gusto kong payain. Gusto lang talaga niya akong kasama. Ma, may isang kontak ko dyan. Mahal mo lang. The more you hate, the more you love. Ay, ano yun? Hindi. Si J-Gax naman since college day, ganyan na kami. Imagine mo, kasama ko na yun 2003 pa lang. Sino pa nauna sa inyo? Siya ka. Kailangan dumating 2003, di ba? Oo. Dumating ako 2003, pero late na. Nag-start na sila na. May lineup na napasa. Bakit ka pa nagpa-opera eh? Naiingit sa'yo. Naglalaro. May iba-plan ka ba dahil sa motor club natin? Or talagang gusto mo pa maglaro ng basketball? Kasi di ba, kaya nga hindi niya naglaro dahil mag-ano ka lang focus na lang sa business mo? Well, first of all, ang dami nating invite sa PBA Moto Club natin. Eh, nakaka-prostrate naman na kayo lagi yung katrabaho. Nakakaya naman. Ako yung pinakabata sa atin. So, ako yung pinakabata. Ako yung pinakapilay. So, isa yun. Pero, to be honest, blessing in disguise yung 2018. Yung nagpa-retire sa akin, yung ACL ko. Dahil, nakai-start ako ng business. Dahil tayo naman kasi, yung mga basketball player. As long as naglalaro ka, as long as may income ka, hindi ka makaka-focus or makakapag-isip mag-negosyo. And yung negosyo, ngayon, established na. Kaya pwede na ulit akong bumalik mag-basketball. If papala rin, kung babalik yung agility ko, why not, di ba? Hindi na mawawala yung pagmamahal mo dyan. Kahit anong gawin mo, kahit 60 ka na, 70, 80 years old ka, mahal mo pa rin yung basketball kahit anong mangyari. Nasa dugo na natin. Sana tuloy-tuloy yung ating PBA Moto Club. Dahil malaking tulong sa pamilya yan, di ba? Sobra. Di ba? Isa naman yung factor ng PBA Moto Club. Pabigyan na yun ng mga extra income para sa mga ex-pro natin. At nakakapasyal tayo sa ibang country. At importante rin yung hobby natin. Oh. At magpapasyal natin. Dahil yan ay parang vacation. Hanggang ngayon, nakakalaro pa rin tayo. Pero yun mo, pala ko, di ba? Ano lang tayo, yung mga papapawis na lang. Ngayon, nakakapunta pa tayo sa ibang bansa. Motoclub nakakapag-inspire din sa ibang mga tao, sa mga kabataan, at the same time,
player natin, like yung era natin, nakikita nila na si Makmak pala, hindi pala mayabang, sa court lang pala. Maangas lang pala sa court, si Jerwin pala. Hindi naman pala ganun katahimik, makulit din pala. Mga ganung klase ba? Kasi yun yung mga kulang na hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa loob ng basketball court. Si Moto Club yung naglalabas, nag-interview natin yung mga co-players natin, sila Kuya Danny Ay, sila Willie Miller. Tayo mismo is curious. Oh. Tayo mismo, tayo mga umiidolo din sa mga legends natin. Or sa mga kapwa basketball player natin. Curious tayo kung ano ba yung hobby nila, sino ba yung crush nila, parehas ba kami? Hindi natin alam eh. Actually, yung maganda nun. Nakapag-share tayo. Hindi lang sa tungkol sa basketball, hindi lang tungkol sa buhay. Yung mga business na pwede na lang gawin sa buhay na na-explain natin dito sa vlog natin. At the same time, yung advocacy ng PBA Moto Club is to help others, like charity event, charity games. Nakakatulong tayo sa ibang kabataan, sa ibang nangangailangan. Hindi lang yung puro basketball, puro out of the country. Nakakatulong din si PBA Moto Club sa ibang mga tao. Parang tayo yung ginagawang vessel ni God. Yes. Para makatulong tayo sa kapwa natin. Alam mo si Rigo, believe ako dito, hindi naman kailangan talaga mag-basketball net. Dahil guys, mayaman si Rigo. Hindi. Totoo lang. Hindi. Comfortable. Comfortable. I mean, diba? Pero ginagawa niya nga ito for the sake of makatulong. Lalo na sa akin, malaking tulong to sa kayo, no? Gago. Ha? Importante yes. Rin yung camaraderie natin. Babalikan ko lang yung regarding sa injury kasi nabanggit ni Rico nung na-injured siya sa Global Port, pinilit niyang maglaro kahit na hindi pa dapat maglaro. Eh ngayon, tinanong nyo na excited ka na makita si Rico na bumalik na makapaglaro. Ricks, tips na lang. ACL kasi basic kasing problem yan all over the world. Sa buong mundo yan, hindi lang sa Pilipinas. So, syempre yung may mga ACL, pagka nagpa-surgery kayo, hindi enough yung 6 months. Like, before ako, 6 months, laban na ako, PBA games pa. Eh, grabe yung physicality sa PBA. Payat ko pa, kalaban ko sila si Taulaba, sila Alipik, di ba? So, yung 6 months, kulang. And lahat ng ACL ko, lahat ng tatlo, 6 months nilalaro ko na. And then, ngayon lang, at least 10 months mataas. Depende sa capability mo na. And huwag niyong mamadaliin. Ang problema kasi, PBA, wala tayong negosyo. Naalala ko, Ray, yung sinabi ko sa'yo, di lahat ng mga PBA players yan, konti lang may negosyong sarili dyan. Karamihan, nakapokus lang sa salary. Ngayon, pag na-injured ka, tapos contract mo expiring, pipilitin mo maglaro. Wala kang backup plan. Kahit hindi pa sapat yung healing ng surgery mo. So, marire-injure mo, kawawa yung player. Walang players union. Dati daw meron, pero tinanggal or nawala. So, itong PBA Moto Club natin, pwede itong maging players union. Pwede natin ipagtanggol yung kapwa natin basketball player. Sabi ni Rico, walang players union. Pero meron naman binibigay incentive si PBA. Like for example, naka 5 years ka na naglaro up. Actually, hindi ko alam eh, kasi hindi ko pa nakukuha eh. Ang best na makakapag-explain nito is si Jerwin. Jer, ano ba yung incentive na makukuha ng mga retired players sa PBA? Tayong kasi nagagamit ko na sa anak ko. Kasi pag naka 5 years up ka sa PBA, may makukuha kang scholarship sa anak ko. Kailangan, tuition fee ng anak mo is 35 up. Nagamit ko na sa anak ko yan nung high school kasi 35 up yung binabayaran ko sa eskulahan niya. Lahat then, ng anak mo, Gax? Hindi, isa pa yon, one at a time lang. Isang beses mo lang gagamitin sa anak mo. Kumbaga, hindi pwedeng sabay. Hindi siya pwedeng sabay. Isa lang sa anak mo. Paano pag marami anak? Eh, wala kang magagawa. Isa nga lang ang pwede. Then, pag college yung anak mo, ano yan eh, dalawang SEM. So, ang makukuha mo is 50K. Take 25K per SEM. Kailangan mo ipakita yung receipt. Yes, kailangan mo lang bigay so, ng... So, kailangan pala gamitin mo na sa college? Kaysa... Pwede naman sa college. Pag hindi pa naman kailangan gamitin sa high school, pwede naman sa college. Pero sa akin kasi ginamit ko na kasi nga, syempre sayang naman, nakalaro naman tayo sa PBA. Sayang din, kumbaga dagdag ano rin so, yun eh, kumbaga dagdag so, tuition din eh. Parang separation fee yan, tama ba? Scholarship siya ng PBA bro, sobrang thankful, malaking tulong talaga. Hanggat na makagraduate yung anak mo, then one at a time nga lang, isang anak mo lang ang pwedeng gumamit. Bawa, tapos yearly yan? Yearly, yes, yearly. Yung anak yearly mo, yan ga? Oh, yung anak mo apat. So, pwede mong gamitin, kaya lang, isa lang. Isa lang doon sa mga so, anak mo. So, 25 ay per year? Hindi. Sem, pag college siya yung anak mo, 25 per year. 25 per SEM. Di ba, usually, pag college is 2 SEM. So, 25, 25, 50,000. Ang kailangan mo lang,
May mga requirements naman eh, birth certificate, yung mga tuition, pakita mo lang yung resibo ng tuition, mga assessment. Before kasi, sabi nila, is full payment ang binibigay. Blessing pa rin, siyempre, di ba? Sama makukuha rin yung 50,000 a year, di ba? Ay, hindi na ba? Iba yung motor club. Kumbaga sa PBA, kumbaga, siyempre, nakapag-PBA, nakalaro tayo sa PBA, so malaking blessing talaga. Mga hindi nakakaalam na mga ibang PBA players na naglaro na medyo hirap sila sa buhay na kailangan nila ng konting support sa edukasyon ng kanilang mga anak, at least na ipaliwanag ni Jerwin na may nakukuha pala yung mga retired PBA players na tulong from the PBA. Hindi naman si PBA puro kabig, at least tumutulong din sila. Yan yung mga fine na nakukuha. Oh, yan. Kinukuha nila sa mga fine, sa mga paniniko, pananakit ng players. So yun, at least now, alam natin, mga retired PBA players, meron kayong pwedeng kunin na tulong galing sa PBA, lalo na sa edukasyon ng inyong mga anak. Actually, ngayon ko lang natutunan kay Gako natin. So, sige mo, tas magagalit ka pa kay Gako. Hindi naman tayo nagagalit sa kanya. Mahal na mahal nga natin. So, sa mga PBA players na nanonood, alam nyo na? Oh. Now you know. Oh. So, last na lang. Ano mga sabi mo dun sa mga nagbabash sa'yo sa PBA Moto Club na hindi ka kilala, yung pagkatao mo? Nami-misinterpret lang nila. Naiintindihan ko naman sila. True. Kasi, minsan kasi, dapat nilang malalaman dito sa YouTube or kahit sa anong social media, lahat ng napapanood mo, minsan, ay hindi totoo. Kunyari, yung mga joke-joke natin, akala nila, nagseryoso tayo, makipagbiruan, pero deep inside, yun yung talaga yung katuwaan natin sa barkadaan natin. Minsan kasi merong hindi nakakaintindi sa mga joke natin, sa mga kulitan natin, Mac, di ba? Tayo, masaya tayo sa ginagawa natin. Sila, na-open. And we apologize to that. We apologize kung may na-open. Kami yung magkakakilala. Alam namin yung capacity ng bawat isa. Siga ko natin, sabihan yung pangit niya, magkakalagyan kayo. Hindi, kasi, yung mga tao, kala mo, pag sinabi akit ang pangit, naniniwala sila. Pero ako, deep inside, para sa akin, pogi talaga si Gako. Ako yun, maganda talaga yung dating niya. O ngayon, tatanungin kita, sino yung pinaka-ayaw mong teammate? Oh, pinaka-ayaw kong teammate? Nalaging teammate? Ito, malalim yan ah. Di ba? Ako nagtatanong yung mga sumasagot. Kami naman ngayon, di ba? Pinaka-ayaw, hindi naman pinaka-hate. Pinakaayaw ko lang. Dami ko rin kasi talaga naging teammate eh. Pinakaayaw kong naging teammate, hindi dahil sa ayaw ko sa ugali niya. Hindi, basta huwag ka na magrason. Basta sabihin mo na lang na ayaw mo. Wala nang palipaliwanan. I love you. Ano? Hindi kasi, sa mga teammate ko kasi kahit buwakaw ka, hindi kita ayaw kasi rebounder lang ako eh. Basta sabihin mo lang kung ayaw mo. Ayaw ko kay Gako Natics. Ayoko teammates si Jerwin Gako. Saka si Ryan Aranya, ayoko. Sige, bukod sa grupo natin. Napoprustrate ako kay Paul Artadi before. Nung Pure Foods namin, alam mo bakit? Bakit? Kasi sa tuwing gathering namin, lagi siyang nagmamadali umalis. Gusto ko kasi may camaraderie. Kakain kami sa team function, ha? Biglang nawawala. Inis nga siya kasi ayaw niya makita yung mukha ni Coach Ryan. Ayun nga. Ako gusto ko siya kasama. Kaya ayaw ko yung ugali niya sa teammate. Gusto ko siya maglaro sa point guard, but gusto ko may camaraderie yung team, eh. Parang gusto ko may... What is camaraderie? Friendship. Ikaw, may nakakaway ka ng teammate? Kalaban, marami. Pero teammate. Wala ako nakaway na teammate. Kahit sino, wala. Kalaban, sino? Ayan, sila Halipik, di ba? Pero kung yayain ka ng suntukan ni Halipik, laban ka? Oo, laban ako. Kaya hindi ko lang alam kung mananalo ako. Bakit? Laki-laki nun eh. Pare, una lang naman makasuntok. Importante lang naman, lalaban tayo. Sino-sino mga nakabanggaan mo na yung parang magsusuntok? Ayan, puro big man. Lalaki nga, sabi ko nga sa'yo. Sila Danny Sigel, sila Taulaba, sila Halipik, sila Kuya Danny Ay. Yan yung mga kabantayan ko eh, di ba? Pero kahit payat-payat tayo, laban pa rin. Yan naman yung lesson learned sa pwede kong ibigay sa mga tao. Kahit mahirap yung buhay natin, laban lang tayo. Dahil dadating yung time, giginhawa din. Pinakaayaw mong coach? Pinakaayaw kong coach, si Tim Cone. Dahil, bakit? Tinrade niya ako.
ang ganda-ganda ng pwesto ko sa Pure Foods. Akala ko magiging parang James Shep yung datingan natin sa Pure Foods. Grabe. Hindi naman sa syempre, yun ang goal natin. Bakit pa tayo nagba-basketball kung wala tayong goal? Tama, tama. Pero so, but James Shep, akala ko Robin. Akala ko ganun yung magiging status ko sa Pure Foods. Kasi nag-rookie player ka. Oh, kasi sunod-sunod na yan eh. Dapat eh. Kaso, yun nga, nag-injury and everything. Ito ang problema, papunta si Tim Cohn sa Pure Foods, pagaling lang ako ng ACL ko. So, 6 months lang din. Pasok 6 months, pasok ni Tim Cohn, sabay kami ng 6 months, hindi pa pala in-up yung 6 months sa ACL. Pero and hindi ako nakapiform kay Tim Cohn. Kagaya nga sinabi ko sa'yo, sa basketball bro, pag injured ka, syempre bababa talaga yung ano mo. Natingin sa iyo parang useless ka. Useless. So, pat ko pagtsatsagaan to si Rigor Mayro, pero eh galing sa injury. Pero dapat binigyan ako ng chance siya... kasi alam mo kung bakit ayaw ko kay Tim Cohn. Hmm. Dahil siya rin yung favorite kung gustong maging coach dapat. Pangarap ko si Coach Tim nung ano pa lang, high school pa lang ako. Pangarap ko si Coach Tim maging head coach. Aww. At isang conference ko lang siya nakasama, Dustin Ray niya ako. Eh, yung isang conference na yun, ginagawa ko yung best ko para makabalik ako yung agility ko. But, yun, na-frustrate lalo ko dahil imbes na makalaro ako sa favorite coach ko dapat, tin-raid niya ako. Pero, kung tatanungin mo ako sino talaga yung pinaka-favorite coach ko, si Ryan Gregorio. Ayun? Kasi, dun ako nag-excel. Dun talaga yung pinaka-peak ng karir ko sa kanya. Paano mo naging paborito si Coach Ryan? Dahil ginagamit ka kasi. Okay, tama, diba? Exactly. Yun naman talaga eh. Si Robert Sanz, pinakayaw niya yun dahil hindi siya ginamit. Diba? So, kanya-kanya lang tayo ng preferred na coach natin. Siyempre, nasa Pure Foods ka, diba? Ano yung mga closed door conversation na hindi naririnig ng mga tao? Kagaya namin. Sinasabi ng mga players sa isa't isa, ano yung mga parang attitude ng player sa isa't isa, mga yung coach, si Coach Ronnie, di ba? Kwentong Pure Foods. Kwentong Pure Foods na hindi alam ng ano, well, ng iba. Grabe yung 2010 na Pure Foods, grabe yung camaraderie nun, grabe yung... Kaya nga sinabi ko na frustrate ako kay Artadi kasi lagi nga siyang umalis. Pero grabe pa rin yung okay, sama namin. Maintindihan mo siya na kagaya mo na ayaw niya kay ayaw mo kay Team Cone. Yes, pero, siya ayaw niya si Coach. Pero Ryan. Grabe yung sama namin kaya kami nag-champion dahil sa samahan namin. Yung mga tao laging binibring up ni Coach Ronnie Magsanok. Ano yun? Yung exit to the right niya. Ah, alam ko yun, alam dapat yun, sa right ka lang lalabas. Pwede ka naman lumabas sa left. So, siyempre, rules is rules. Nung late naka-tacking lagi yun. Naka-tacking dapat. Tama. Tapos, parehas kayo ng damit. Oo, so that's dapat naka-uniform. Ganun din kami. Tama, di ba? Ang ano ko lang, lately ko lang naiintindihan ito. Nung una, napoprustrate ako. Pwede naman ako mag-exit to the left. Bakit right lagi? Kasi yung belo ko, kunyari, lumayap ako. Dapat exit mo right, di ba? Yung belo mo, papunta ng left. So, di ko na umikot, papunta sa kabilang court. Naiintindihan ko na si Coach Ronnie ngayon. Na-appreciate ko si Coach Ronnie ngayon dahil Discipline yun. I-enhance mo yung pagka-accept mo sa rules. Na kahit mahirap pumunta sa right, madali sa left, pumunta ka sa right dahil yun yung rules ng group. Alright? So yun yung na-implement ni Coach Ronnie. Na-appreciate natin ngayon. O sige, top 5 ano mo? PBA players. Ako? Number 1 ko, point guard ko, gusto mo? Point guard. JJ Helderbrot. Bias na yan. Hindi. Bias na yan, pre. Sige, tanungin mo na lang. Sino o, hindi mo yung kakilala. Na... Tanungin mo na lang. Sino kaya tanungin ko ako sabay pagsagot. Hindi, bias na yan eh. Bakit? Tanungin mo na lang. Sino magaling? JJ Helderbrot or Jimmy Alapan? Oo. Ay, nako po. JJ Helderbrot ako. Ha? JJ Helderbrot ako. Tanungin mo ako ngayon kung James Shep or Mark Kagiwa. Oo, sino ano mo? James Shep ako. James Shep? Alam naman niyo, ganyan. L.A. Tenorio. J.J. Helterbrand ako. Mac Cardona, J.J. Helterbrand. Ba, mahirap na tayo. Chat, inom ka. Teka, alak. Kagiwa, J.J. J.J. ako. Totoo. Sa one-on-one. Nakikita ko sila ng one-on-one dati. Talaga ba? Nakikita, napapanood ko sila. Naghihintay kasi ako ng nag-ice ako lagi dahil galing akong injury. Okay. Habang nag-ice ako, nag-1-on-1 sila. Alam ko kung paano sila mag-1-on-1. Talagang basagan talaga ng mukha yung dalawa. Ayun. So, yung top 5 ko, JJ Helterbrand. Okay. Pangalawa ko,
Number 2 ko, James Shop. Pangatlo ko, Danny Sigel. Okay. Ayaw kong gawin 3 si Danny Sigel eh. Pang-apat ko, Tao Laba. Laki, lakas oh. Tapos panlima ko, Junmar Pardo. Wow. Ito, laki naman yun pa. Paano tatakbo yun? Naniniwala kasi ako sa rebounding team. Ah, okay. Kahit tumakbo ka, kung hindi mo naman makukuha yung rebound, parang yung ginagawa natin sa NBA. Sa NBA, top 5 mo sa NBA. NBA? Oo. Number 1 ko ay si Jason Kidd. Oo, passer yun ah. Ah, matalino maglaro, di ba? Iyahalo ko ngayon. Number 2 ko, Kobe Bryant. Oo, yun. Number 3 ko, LeBron James. Oo, pwede. Number 4 ko, Dirk Nowitzki. Hindi si Tim Duncan? Sa labas, Nowitzki ako sa labas ako. Kasi di ba idol niya ni Wiseham yun? Nowitzki. Panglima ko, Shaq. So, may Nowitzki ka sa labas, Shaq ka sa loob, goodbye, NBA. So, ano yung mga, ano naman yung mga pala, ano mo? Jordan ko, Tres. Ano tanggalin ko na pala si LeBron. Tanggalin mo si LeBron. Jordan ko, Tres. Ano trip mong music? Hindi nila alam yan. Love song ako. Love song ka? Hindi hip-hop? Love song ako na 80s hanggang 90s. Victims of love. So, yan na. Yan na, tapos na mga amazing. So, mga amazing, thank you. Abangan nyo to sa vlog ni Rico Myrover. So, sila naman na nag-interview sa akin. Marami kami. Sinasabi nyo kasi safe ako sumagot. Hindi ibig sabihin safe person talaga ako. Hindi, lagi kang... Hindi, mahal ka namin, ganyan-ganyan. So, parang, alam mo yun, kagayang tinanong ka namin na sinong player na ayaw mo, eh, hindi sa ayaw. Ang dami mong alibay, eh. Kaya hindi ka namin maano, eh. Wala, hindi kasi ako ma-hate na person, eh. Hindi ako pero, mag-lash. Last question. Na-chuping ka na ba? Wala. Swear to God. Swear to God, yeah. Cross my heart. Ayan. Never. Never, okay. Never that I was touched. Ayan, okay. By any man. Yelling.